Hello guys, welcome to another video and welcome to my YouTube channel. So, nandito ako ngayon sa aking area, sa sewing area ko. And now, ang gagawin ko po naman ngayon ay duvet cover. So, ang size ng gagawin kong duvet cover is single size na merong 150 cm by 200 cm. Without zipper po yung gagawin ko. Yun ang gusto na nagpapagawa ko sa akin. Walang zipper. Parang ano lang siya, style, parang pillowcase lang. Para pong ganun. Yung duvet, sa hindi po nakakaalam, ang duvet cover po, duvet cover po ay cover po ng comforter. So, para hindi mabigat labhan yung comforter, so naglalagay po sila ng cover niya para yung cover na lang yung lalabahan. So guys, kung interesado po kayo, please keep on watching and please subscribe to my channel and click the notification bell para po updated po kayo sa mga videos na aking i-upload. And please support my YouTube channel. And so keep on watching guys! So guys, ito yung aking gagamitin. Plain Canadian cotton. So nagtabas ako ng isang maliit na tela para dito ko ipakikita sa inyo kung paano ko kinawa ang duvet. So kailangan natin ng 180 cm into 20 cm. Para mas madali kong maipakita sa inyo kung paano ko ginawa yung duvet cover, so nagtabas ako ng ganito kaliit lang para mas makita nyo maigi. So, after natin makuha yung sukat, i-fold lang natin yan ng ganyan, 2 folds, yung kanyang, ayan, bali yung pinaka-opening. Nag-add nga pala ako ng 2 cm for the allowance. For the 4 corners, 2 cm. So, yan, tahiin na natin yung pinold natin. Kaya ako po, gumawa ako ng parang pinaka-miniature ng duvet para po mas madali ko pong maipakita sa inyo kung paano ko ginawa. Kasi kung malaki, hindi ho masyado natin, hindi ko ho masyadong maipakita. So after nating matahin yung pinaka-opening, right side to right side, tatahiin natin yan together. So mag-iiwan ako ng opening na 24 cm lang kasi yun yung request ni client. Yung pinaka-opening niya is 24 cm sa gitna. So yan, tatahiin natin yan. Okay. So, kapag po magtatahi ng duvet cover, ganyan po lang. Bali, maliit na version lang po yung ginawa ko para mas makita nyo pong maigi. So, parang punda lang po ng una na malaki yan yung ginawa ko. Kasi gusto ni client is walang zipper. And then, iaano na lang po natin yan. I-edging natin yung mga gilid para hindi po magmulmul. Yan po, na-edging ko na po siya. Pwede rin pong French seam yung gamitin po natin. Kung wala po kayong edging machine. Then, baligtarin lang po natin. Okay. So, yan po. Ganyan lang po kadali yung gumawa ng duvet cover. Para lang po din siyang punda ng unan talaga. So, yan, ayusin lang po natin yung mga corners. Yan po. Yan po yung pinaka-opening niya. Diyan ipapasok yung duvet. So, guys, ito na po yung ginagawa ko, yung
duvet cover. So sana po dun sa maliit po pong ginawa na mini version ng duvet po, sana po na medyo may nakuha po kayong idea kung paano ko po ginawa. So yan guys. Product ng duvet cover, and sana po ay may napulot kayo or may nakuha kayong idea kung paano ko ginawa yung duvet cover. So thank you guys for watching, and please subscribe to my channel. Bye guys, thank you, see you on my next video.